Ah, sige. Yan. So, salamat sa Ginoo for being faithful sa to, ano, and thank God for another opportunity, especially the people nga maminaw karon sa atong lecture. Okay, so let's pray. Our Heavenly Father, Lord God, we honor you and we want to glorify your name for being faithful, being loving to us, O God. Thank you, Lord God, for this opportunity that you have given to us. Thank you, Lord, for the knowledge that we are going to learn from your speaker. And we pray, Father, that you will use the mouthpiece of your wisdom and knowledge in preparing your people, O God, to combat this disaster, O God, the coming disaster. We don't know, Lord, the future. We don't know our days to come, you know, but we know, Lord, that you are the God who knows everything. I thank you for giving us this knowledge, giving us this opportunity to learn. And I pray, Father, that the people, you know, maminaw, will learn and be able to put the knowledge into practice. Hello, Pas. Tawala ibang audio, Pas. Namute yata ibang audio, Pas. Yan. Okay na. Yan. Okay na? Yes, Pas. Yes. Okay na. Saan saman? Nado? Yung later, okay yung medyo last part lang, Pas. Last part? Okay. Naga-plakwan siguro. Murag naga-pasa-pasa man ang kuan. Sige, mag-sama, sabunan lang ako. Okay na. Okay na, Pas. Okay na, okay na. Alright, thank you. Ginoo na bala na. Okay, God bless, God bless. Alright, thank you so much, Pastor Jun. Salamat sa imo ang time. Nabisag busy kayo si Pastor. Nikamot, Jun, nga maka- appeal sa atuha o mag-guide ta sa atuang prayer. Salamat kayo, Pastor. Alright, so again, everyone, sige, welcome. Sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, Pastor. Thank you. Welcome, everyone. And this will be our last day of orientation. We had our first batch yesterday and we'll have another group of new participants for today's webinar. Connection sa last prayer na ko. Nag-mute siya niya. Alright, so let's continue to acknowledge sino-sino ba yung mga kasama natin this afternoon. So aside from yung mga na-mention natin kanina, we also have the RD Hardware Acheron Branch. Then we have Davis Junko from RDFI Clinic. And of course, we have the RD Fishing led by Captain Bing Jason Servas, Robert Kalake, Cornelio Duhinog, Mac Davis. All right, so welcome and looking forward for an interactive and sharing of our insights later. Kung may mga questions tayo, kindly type your questions sa ating chat box. And if you feel like using your microphone later, then we will also give you the freedom to directly ask questions. Also joining us, the Arowana Agri Ventures Corporation. So everyone, welcome and good afternoon. Now, without further ado, allow me to introduce our speaker for this afternoon. She is a graduate of Bachelor of Arts major in Sociology in Mindanao State University, and her research interest is earthquake monitoring and data management. She was also connected with Philippine Institute of Volcanology and Seismology as the Science Research Assistant, and currently, she is the officer in charge of FIVOX General Santos City Station. Everyone, help me welcome our speaker for this afternoon,
Miss Nani M. Danlag. Good afternoon, Ma'am Nani. Yes, good afternoon, Sir Erwin. Sa ulit, good afternoon sa lahat po ng participants. Nakikita ko, 17 pa lang tayo. Sana po madagdagan. Hapon, there are 61 new participants. Oo. Actually, ma'am, to ano yes, lang po, to add. Actually, ma'am, marami na po tayo mga participants kasi may mga companies na isang unit lang yung ginagamit. Computer. But there are more than 10 or more pa na nanonood sa atin. Okay. So kahapon kasi may nag-comment doon sa maraming salamat pala sa yung kahapon na participant Sir Erwin. Yung sa evaluation, kailangan po namin na after the lecture, meron po kaming link na bibigay ni Sir Erwin na evaluation. So out of 60, 27 po yung nag-evaluate. And ang may isang comment doon na improve daw internet connection. Sorry po, hindi ko po magagawa ng paraan yun. Si PLDT lang po yung magagawa ng connection na maganda. Okay. So, sorry po pag medyo hindi maganda yung signal kasi lalo na po ngayon, medyo makulimlim. So, yun lang po ang paumahin ko. So, wala po akong choice kundi kung ano lang po ibibigay ni PLDT sa akin. So, let's start, Sir Erwin? Yes, ma'am. Take it away. Okay. So good afternoon ulit. I'm Nani Danlag from Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sandali sir, parang mali ata yung na-share screen ko. So stop ko muna to. Sige, go sir. Ahead ma'am. Sige po. Alam po. Ayan. Share screen. Mali ata na-share screen ko. Dapat ito. All right, so while waiting for the presentation of Ma'am Nani, again, I would like to reiterate yung sinabi ni Ma'am. Right after our webinar, kindly fill in our survey forms because yan na lang yung magiging support na mabibigay natin kay Ma'am Nani kasi that is very important for them, especially when they extend support in facilitating webinars like this. So, hindi rin tayo magbibigay ng certificate kapag hindi kayo nag-fill in dun sa mga survey forms natin, yung evaluation forms. Okay, ma'am, please go ahead po. Okay. So, ito na yan. So, earthquake and its hazard. And the loading lecture ko, may hazard and then the preparedness. So, sinasabi na training proves to be the key ingredient to handling any disaster. So, sinasabi na kailangan may kaalaman tayo sa isang bagay lalo na pag disaster, para alam natin ano yung gagawin natin to response. Ano yung maging respond natin kung dumating man ang isang kalamidad na haharapin natin. So isa doon ay isa ay lindol. So definition ng lindol daw is a weak to violent shaking of the ground produced by the sudden movement of rock materials below the earth's surface. So ito yung pagyanig or paggalaw ng mga bato-bato sa ilalim, pwedeng mahina at yung mga damages, yun yung pinakamalakas mga lindol na nangyayari sa atin. So may dalawang klase po ng lindol. We have tectonic earthquake and the volcanic earthquake. So yung nararamdaman ng taga-Jensen and mga neighboring places natin, ito ay tinatawag natin mga tectonic earthquake. So yung source natin is the fault or the trench. Mamaya didiscuss ko po ano yung fault, ano po yung trench. And the other one is volcanic earthquake. Pag may ang isang vulkan ay may isang activity or magkakaroon po ng eruption, kaya nagkakaroon po ng volcanic earthquake. So, misa kasi nagtatanong, ano kasi lindol yun? So, lahat na nararamdaman ng agensya is volcanic earthquake. Pag gumalaw na po, may pinapakita ng sign yung Matutom or Parker Volcano, sasabihin po namin kung volcanic earthquake na po siya. Bakit po daw may lindol? So sinasabi ng Pilipinas ay yung mundo ay umiikot siya at ito ay nahahati-hati sa mga plates or tectonic plates. So may itlog kami nakalagay dito, sinasabi lang na yung earth daw ay parang nilagang itlog. Kapag babalatan mo yung itlog, tinatanggal mo yung shell ay parang plate or tectonic plates sa ating mundo. At sila ay gumagalaw po ng either transform, may divergent at saka convergent. Ito yung paggalaw nila at yung paggalaw ng isang plate ay nagre-resulta po ng pagyanig. So depende po ngayon ang arrow signifies po kung ano po yung movement na nangyayari. So sa Pilipinas, bakit po tayo maraming lindol? Dahil po ito, iniipit po tayo ng dalawang malalaking plate. Ito yung Pacific plate. Itong plate na to, papunta siya dito. Andito lang po yung Pilipinas. And sa kabilang side po, sa western side niya, is the Eurasian plate. Kaya po marami din tayong lindol. At kasama po tayo sa Pacific Ring of Fire, kung saan ito yung maraming mga lindol. Isang plate kasi tayo na gumagalaw.
yun yung reason kung bakit maraming lindol sa Pilipinas. Yan ang location po ng lindol. Ito yung epicenter na tinatawag natin and the focus. Ano ba yung epicenter? Ang epicenter po yung kung saan po yung point on the surface, yung sa lupa lang na reference point natin. Yun yung epicenter. Well, yung focus naman, kung saan talaga sa ilalim ng lupa, yung gumalaw. And yung scarp po na ito ay tinatawag nating fault line. So, nagminsan, pag malakas yung lindol, nagmamanifest po yung mga fault na ito. Lumalabas po siya. Okay? So, dalawang method po para i-describe yung lakas ng lindol. We have the magnitude and the intensity. Yung magnitude po is the total energy released during the shaking. Ito po yung kinakalculate po ng instrument na binabantayan po namin. So, yung magnitude po, yung instrumento lang po yung nagbibigay, hindi po tao. So, katulad lang po siya dito na bumili kang bumbilya, yung wattage po ng bumbilya. While the intensity, ito po yung ano ba kalawak yung range ng inabot ng pagyanig o paggalaw. So, estimate po ito ng epekto ng lindol sa tao, ano yung nagiging epekto sa tao, sa mga bagay-bagay o sa mga buildings at saka sa palibot natin. So, para po din siya sa bumbilya, ito po yung nagsasabi, pag malapit ka sa bumbilya, mas maliwanag siya. Palayo ka ng palayo sa may bumbilya, mas mahina na po yung liwanag na makikita po natin. So, parang ganun lang po. So, intensity, tao po yung nagbibigay. Tayo po, bawat isa sa atin, kaya magbigay ng intensity. Depende po kung ano po yung naramdaman mo sa pag-lindol. So, ito po yung intensity scale. Naka-Roman numerals po siya. So, decreases with the distance from the epicenter. Ibig sabihin po, pag malapit ka sa epicenter, mas malakas po yung uga mo. Then pag medyo palayo ka na sa epicenter, mas mahina na po yung shaking. So, scarcity perceptible na sinasabi. Yung scarcity perceptible, minsan mahina lang siya, minsan nare-record lang instrument o isa o dalawa lang sa inyo nakakaramdam. Pero pag slightly, alanganin po yung iba, lumindol ba? Yung iba naman sabi, oo, mahina lang talaga. Yun ang fair. Pag intensity 3, lahat na po nakaramdam, pero wala pang takot na nararamdaman. Okay lang, lumindol na. Oo, lumindol na. So yun. Pag intensity 4, dito na po natin nararamdam medyo may takot na konti. At saka paggabi, kahit tulog ka na, nagigising ka, yan po yung indicator po na intensity 4 po siya. Intensity 5 naman po, ito po yung pag nasa opisina ka or sa bahay, yung tendency mo gagawin pag naramdaman mo siya, tatakbo ka sa labas ng bahay or sa opisina. So that is intensity 5. So talagang medyo malakas na siya. While intensity 6 and above, ito yung may magkakos na po ng damages. Intensity 6, ito yung may mga hairline cracks na may nahuhulog na po na pag nilagay natin mga abubot natin sa mga cabinets na nahuhulog. Ito na po yung mga signs na intensity 6. Intensity 7, pag naalala nyo na yung naranasan natin last year, October 16, October 31, December 15, na malalakas na lindol, ito po yung intensity 7 sa may epicenter po. So sa Jensen that time, that is intensity 6. Intensity 8 po, hindi po natin nararanasan, hopefully not. And itong dalawa na devastating sa completely, sana po hindi na po mangyari. Okay? At ito po yung itsura po na pinapalabas namin, earthquake information, every lindol na nare-record natin sa Pilipinas. Buong Pilipinas po siya, mayroon po siyang date at saka yung oras. Yung location po, saan banda yung lindol. Ano yung lalim niya, yung depth of focus niya, shallow ba siya, intermediate, ganyan po. Then the source, ano po yung gumalaw, then the origin, tectonic bar volcanic. Pag ganito po mga lindol, that is tectonic po kagad. And importante po yung magnitude, at saka kung may nakaramdam po ng mga lugar, munisipyo ba, province, or barangay. So karamihan po talagang munisipyo na po yung tinatarget namin, ginagamit po namin. So ito po yung itsura ng FIVOX intensity scale na pinanginigay din namin. Alam ko meron din dyan sa RD Corp na opisina. So ito po yung itsura. So may definition po siya bawat intensity. So yan po description. So nakikita ko, nakaramdam po kayo, tingnan na lang po yung scale. At kayo mismo alam nyo na kung anong scale po yung naramdaman din. So sa Pilipinas, sinasabi po na an average of 20 earthquakes per day is recorded. So, maniwala mo kayo hindi. Kasi nga, minsan po may lindol lang nandito sa taas, nasa gitna lang, nasa Bohol area, Cebu area, yung mga Visayas area, nasa Mindanao area. Pag sinum up po natin siya, nag-average po tayo ng 20. Sa dami po ng instrumento na natin nakalatag sa buong Pilipinas. So, 4 to 5 ang felt per week, saka 5,000 na ang plotted. 90 destructive earthquake for the past 400 years na po tayo. All red dots are the epicenters of lindol recorded na sa
Pilipinas. So ito yung sinasabi na dito banda masyado po siyang active because of Manila Trench. Ang dito banda, we have the Philippine Trench. Ang nasa gitna, we have the Philippine Fault from Luzon to Mindanao. Dito meron din tayo ditong source. And dito po sa area na to, we have the Cotabato Trench at marami pa mga fault lines. So yan. Ito po yung mga fault lines na sinasabi ko. We have from north to south. So yan po sila, ganun po sila kadami. Kaya sinasabi ko namin na earthquake cannot be predicted. Pag meron naman sana marunong na mag-predict, yun na mag-apply na po sa FIGOS para hindi na po tayo mahirapan. Maaga pa may isasabi na natin sa kanila, may parating na lugar. So as of now, mga scientists natin, mga geologists or seismologists, wala po nakaka-discover paano natin malaman kung yung parating na lugar. So ito po yung mga fault, yung red lines are the fault. At ito yung ang nasa dagat naman, ito yung boundary na pwedeng mag-cause ng East Luzon Trough, Philippine Trench, Cotabato Trench, Sulu Trench, Negros, saka Manila Trench. Ito yung mga sources po natin na pwedeng mag-cause po ng tsunami. So pag nasa lupa po yung epicenter ng lindol, wala po mangyayari na tsunami. Okay? Iwanagin lang po natin, pag lang ang epicenter ng lindol ay nasa lupa, wala pong tsunami na mangyayari. Pero pag nasa dagat, at 6.5 and above po yung magnitude ng lindol, intensity 7 or intensity 8, yun po yung nagpo-cause po ng tsunami. Okay? So an active fault, sinasabi natin is defined as active which have moved within the last 10,000 years. So 10,000 years ago, gumalaw siya, may pwede pang possibility na gagalaw po siya ulit. So sa Mindanao area, ito po yung mapa natin na pinapakita kung ano po yung active. We have one is the Mindanao Fault, the Daguma Extension. Ito yung prominent along Isulan area. At itong trace na to dito malapit sa may tinukto area natin, so naka-trace, naka-dot pa siya, ibig sabihin hindi pa siya klaro na kung gumagalaw ba itong area to. So far, wala pa tayong mga epicenters na galing dito. And then, this one. Ito yung last year na mga events. So we have South Colombia, the North Colombia, the Mlang Fault, at makilala Malungan Fault. Ito yung last year na gumalaw. So sunod-sunod po yung malalaki. So may 6.1 po tayo, kala namin ito na yung pinakamalakas. At nagkaroon pa ng 6.3, nagkaroon po ng 6.6 bago po may mga 6.5 pa rin tayo. Ibig sabihin po nito, it's the first time sa pagtatrabaho ko sa FIGOS na nangyari na from one fault to the other, ito na tawag po na stress transfer. So gumalaw yung isa, eh ngayon na parang na-stress yung kabila, so gumalaw din siya. So ito po yung nagiging cause nitong limang fault na gumalaw nung last year. So sana hindi na po sila. So nag-anniversary na po siya noong October 16. So yun, that's a 6.1 magnitude. Nalibot. Ito yung mga sources natin sa Pilipinas, sa Mindanao. So naman, ano ba yung hazard na lindol? One, we have ground rupture, ground shaking, tsunami, liquefaction, earthquake-induced landslide, at saka fire. So sa fire pa lang, alam na natin na example nito na October 16, nagkaroon po tayo ng lindol at ang secondary hazard ay nasunog po yung kaysa. Okay? So ano ba yung ground shaking? That's the horizontal and the vertical movement during the shaking. Ito po yung nakakasira po ng structure. Lalo na pag medyo mahina na yung pagkakagawa ng building o kaya matanda na siya or substandard yung building mo. Yan. So example po, ito po yung sa Luzon, 1990 earthquake. So prominent naman ito nakikita natin. And then ito yung mangyayari pag medyo matanda na at hindi maganda yung pagkakagawa. Isa yung hazard na nangyayari pag may isang malakas na lindol na nangyayari. So sa atin, we have sikat to. Nung lindol natin last year, we have the Eva Hotel sa Kidapawan. Ito yung before and after ng napakaraming lalaking lindol, ito na po siya. So totally na po siya, sisirain na po siya, gagawa ulit ang bago. Then sa Davao, yung condominium na after the December 15 na lindol, na po yung nangyari sa kanya. Ibig sabihin, hindi po maganda yung pakagawa ng structure. Then sa meron na tayo sa Bohol, that's the 7.2 Bohol earthquake noong 2013. So marami po yung mga churches na nasira, may mga damages. So ang iba, sa loon is totally collapsed, sa Inabangan naman, so partial lang po siya. Bakit po? Dahil noon, ang ginagamit po nila ay limestone. At wala pong mga bakal yung mga structures. Kasi 1800s built pa itong mga simbahan na ito. So ibig sabihin, ganun din po katagal bago dumarating isang destructive earthquake sa isang lugar. It takes ilang taon na naman siya.
So 1800 tapos 2013 po nangyari yung damaging events sa Bohol. That's the North Bohol Fault. So ang Maribohok, ito yung isang pag tinignan mo yung bahay, wala naman tayong problema. Pero pag sinabi dito, a 1-2-story house, yon. So yung first floor niya, nasa ilalim na po. Ibig sabihin, maganda nga yung pagkagawa ng bahay niya. Ang problema, masyadong mabigat yung taas at yung mga poste siguro sa baba, hindi maganda po, hindi siya suitable for 2-story building. Kaya po nang lumindol po ng 7.2, intensity 8 po sa Bohol, ito po yung nangyari. So automatic may veranda na po siya sa first floor. Okay. So hindi lang po yung bako doon nasa. Yung first floor niya nasa ilalim na po. Okay. Then ito po pa yung example sa Maribohok area. Tumaas po yung level. Ito before ang kanilang ito yung kanilang before na bago pa nagkalindol. Bago nagkalindol, ito dito yung shoreline. Hanggang dito yung tubig kumaabot. After ang lindo, nandito na. So, ibig sabihin, pag may lupa ako sa Maribohok, di ba, additional na naman to kasi may lupa na ako na dagdag naman siya. Then, pag prominent sa Bohol area, that's limestone, kasi pag yung mga limestone pala, napupudpud sa ilalim. So, pag shaking, malakas yung lindo na 7.2, nagkaroon po tayo ng maraming depression na ganito. So, sinkhole po yung tawag. Sa prominent sila pag limestone po yung soil structure. Yan. Ano po ba yung intensity 8? Ito yung video sa Kobe, 1995 at putang lindol, na marami ding na-damage sa Japan. So nasa grocery ng poster. Ganun lang po din kabilis ang lindol. Hindi naman siya i-takes hours ang lindol. Minsan seconds lang po, pinakamahaba na po yung pandemic. So ito po yung isang video ulit. Ito yung parang FEMA ng Pilipinas. Ito yung Japan Meteorological Office nila. So nakita niyo, nagkaroon po din ng power outage. Saka yung mga nakagitan ng mga bagay-bagay, pwede niyang ibaba, hindi pati yung nakajuti po na empleyado. So may scenario po tayo, pag mula po yung Mindanao Fault, the Daguma extension na pinakita ko kanina ng mapa, pag gumalaw po itong banda na ito, kunwari gagalaw po siya dito banda, with the magnitude of 7.4, ito po yung makakaramdam ng intensity 8. So Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabaton, Sarangani. Then intensity 7, Cotabato area, Lanao, at saka Davao del Sur. Intensity 6 sa Davao Oriental. So ganun po siya kahaba yung aabutin po ng damages. Okay? Pag gumala po siya ng 7.4, this is a RENA simulation na sinasabi na sinisimulate na natin kung anong pwedeng mangyari pag gumala po itong isang fault na ito. And then pag sinimulate natin na gumalaw itong Cotabato Trench, ito banda, ito na po naging dito na po banda ang epicenter ng 1976 Morogov, andito, kunwari dito gagala ito, 7.9 magnitude na lindol pag gumalaw po ang Cotabato Trench. Intensity 8 po, ito northwest tip of Sultan Kudarat. Then intensity 7 po, destructive part of Mindanao and Kudarat sa Sultan Kudarat, some areas of South Cotabato and Sarangani. Intensity 6, so aabot tayo ng Lanao del Sur, Sambonga del Sur, and Sarangani. So ito po yung mangyayari dito. Pag gumala po siya with a magnitude 7.9. Ito yung pinaka malaking magnitude na pwedeng igalaw po ng trench. So, noong 1970, nagkaroon po tayo ng pinakamalaking lindol. Hindi po yung 1990 earthquake yung pinakamalaking lindol na nangyari na sa Pilipinas, kundi ang 1976 Morogon. Bakit po? Dahil po marami po yung namatay. And so, I think sa Luzon earthquake, 1,000 lang po yung namatay. Dito po, marami po tayong namatay. So, sinasabi, yung isa 12:11 in the morning nangyari. Shallow po siya, so 33 kilometers po. First, nagkaroon po siya ng tsunami. First tsunami wave reported within 2 to 5 minutes of the main shock. Pagkatapos po ng shaking, 2 to 5 minutes lang po, andyan na po yung tubig. So, series of waves po, 3 to 7 waves reported, 1 to 5 minutes apart. Tsunami height po is 9 meters. Paano po nalaman? Meron po siyang mga latak na naiwan po sa puno nun. Yun po yung sinukat ng mga geologists po that time. So ano ba yung 9 meters? Yung 9 meters po sinasabi 2-story building. Yun po yung height ng tubig na pumasok po noong 1976. So ang maximum inundation naman po, ibig sabihin from shoreline papasok sa mga kabahayan, that's 2 kilometers. Kaya po nagkakaroon po kami ng tsunami drill ngayong mga areas
kasi may mga barangays na nag-request for tsunami drill. So pinipre-prepare, ang preparation po natin ay ang evacuation area ay nasa 2 kilometers po. So doon sa ilalagay yung evacuation, assuming na magkaroon po ng needle, 1 kilometro po doon mo ba ilalagay yung evacuation area. So yung death toll nitong 1976 Mora Gulf is 6,000. Injured is 8,000. Rendered homeless is 90,000. Damage cost is 400 million. 1976 pa, hindi ko alam magkano ba yun ang best. So ito pa example ng inundated na ayan. So pinasok ng tubig. So nagkaroon po din tayo ng malakas. Ito talaga, it's a trench pa rin to. 7.2 Palimbang, 2002. Hindi ko alam kung nakaka-relate na yung iba. So sa Jensen, inabutan ko na to. Tatlong araw wala kaming kuryente sa Jensen kasi maraming posin ng kuryente na tumba. Marami ding bakod na natumba. May mga damages. Yung Giliamax, kung naalala nyo, yan yung nag-start na may mga damages. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin siya. So, yan. Damage for roads, network, 7 bridges. So, 36 small school buildings, 29 business establishment, 2 health centers, 7 public. So nagkaroon din siya ng tsunami, pero 3 to 7 waves reported, 1 to 5 minutes apart. Pero wala namang nalunod. So damage cost is 4.2 billion. Sa Palimbang, nag-receded daw. So 150 meters from the shoreline and went back 75 meters. So papasok siya 75 meters. So nag-water recede muna bago siya pumunta sa may shoreline ng 75 meters. Pumasok siya, inland 70. Pero hindi na siya nagpo. So, nag-transport na siya kung isang bangka. So, another hazard is ground rupture. So, ground rupture is the creation of new or renewed movement of block old fractures, often with two blocks on opposite sides, moving in opposite direction. So, sinasabi lang po, ito din, lumalabas na po pag malakas yung lindol, ito po yung fault ng 1990 earthquake. Yeah. So, ang part na kasi nito ng rice paddy na to, ito yon. Then ito, and dito rin. So ito different. Estimated at 3 to 5 meters yung movement. So ito is the fall. Yeah. At saka yung niyog, nakatumtong pala siya, naitanim pala siya sa fall. So dito na siya. Ito yung sa Masbate earthquake. Ngayon na nagkaroon ng lindol sa Masbate ulit. So another bitak sa kanyang part na nakita namin ulit siya. So, pero nakatayo pa rin. This one is another fall. Masbate pa rin siya. So, avoiding of ground rupture, ito sinasabi na yung bahay pala na to, sa Mindoro po ito nangyari. Meron po tayong 1994 na lindol na nangyari sa Mindoro na nag-cause na tsunami. Yung bahay pala ay nakatungtong sa fault line. So, nangyari, nahati po siya. So, nakatungtong. While itong nasa baba, ito po yung fault sa Bohol. So, yan. Pero ang bahay na to, nakatayo pa rin siya na malapit siya sa fault line. Pero yung mga bahay sa Tagbilaran, I think mga 150 kilometers from the epicenter, ito po yung epicenter natin, ito po yung fault. Marami po yung damages na nangyari. Sa Loon, sa Maribuhok, yung madami. Bakit yung bahay na kawayan, hindi po siya nasira or na-damage? Hindi po, siya po ay kawayan lang po yung pakagawa sa kanya. Magsusway lang po siya pag dinaanan po siya ng lindol. Pag semento, pwede niya kasi yung sisirahin. Concrete po kasi yung kagawa. Kung natin pa, So, ito yung impact na nakita sa liquefaction sa October 16 na paglindol. So sabi nila, lumabas na yung tubig dito kasi malapit sila sa dagat. Dito, sabi ni Kuya, hanggang dito daw yung tubig na lumabas dito ng banda area. Saka ito, lumabas na yung tubig sa may hagunan. So ito yung liquefaction prone areas. So water saturated, low-lying areas sa mga shorelines. Diba? So marapit sa ilog or kaya malapit sa dagat. Ito yung mga prone talaga sa liquefaction. O kaya mga isa na tao natin na nireclaim, na hindi maganda yung pagkaka-reclaim,
hindi maganda yung pagkakakompact, pwede siyang pag nilagyan mo siya ng structure sa taas, pwede siyang bibigay pag ginaanan ko ng malakas na pag-init. Okay. 这边有一个透明的玻璃箱子，我们在里头呢倒进些许的水，现在我们把水倒到这个透明的玻璃箱子里头。好的，我们现在在这个箱子里头装进一些 干的沙子，沙子要装多少呢？也不用太多，大概是刚好能够盖住这个水的表面就可以了。再来一点点，OK 了。 现在，我们用肉眼从上往下看，当然只看到干干的沙子，我们不知道它里头含有多少的水分。但是从这个玻璃箱子的侧面，我们清楚地看到了，其实这一块土地里头蕴含了相当饱和的地下水。OK， 我们现在试着在这块土地上盖房子。 假设我们住在这个地方，从此就安居乐业了吗？不要忘了哦，台湾位在地震带上，万一不幸发生了大地震的时候，层会剧烈的晃动，晃动会产生什么现象呢？我们看到了，悲剧发生了，土壤瞬间异化，然后造成了地面的陷落。 房屋的崩塌，淹在水中了，有没有看到？日本的三一一大地震，就是因为土壤异化，造成了相当严重的灾害。那是那上面那波的那波有没有发生？如果那个波能，那那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 
rocks masira. And then, yung buried pipe, umangat po siya. Saka buried pipe, saka tanks, umangat. So, another hazard is landslide, that is downslope movement of rock materials and other debris, commonly triggered by heavy rains and strong earthquakes. So, dalawa po yan. Pag heavy rain naman, saturated siya dahil sa yung dalawa o tatlong araw na umuulan, pwede magkaroon po ng landslide. So, in charge po na yung MGB ng DNR. Pag earthquake-induced landslide, sa FIVOX po yan. So, yan. So, pagkuhan, ang ano ba yung epekto niya? Erosion, burial, kung may mga bahay po sa baba, pwede matabunan, okay lang kung bahay, wag lang po isama yung tao. And the blockades, hindi na po kung daanan po siya, hindi na makakadaan yung tao, katulad dito. And then ito po yung nangyari sa October 29, nagkaroon po ng landslide na malaki sa may part na makilala. So ito po yung daanan po ito papunta sa isang barangay. So hindi na po makatawid yung mga tao, ngayon ang tendency daw umiikot pa sila sa kabilang bundok ulit para makaabot sa kanilang barangay. So ito yung epekto po ng landslide na nagkaroon po ng malakas na lindol sa North Cotabato. So another hazard is tsunami, that is the Japanese term na maraming nagaraling about tsunami. So definition is a series of wave caused by geological processes. So ano ba yung mga geological processes? Yan. Ito yan, pwede. Meron kang volcanic eruption na sa dagat, the underwater volcano, pwede siyang mag-cause ng tsunami. Then meron kang landslide, ito, sa baba, submarine landslide. But generally, karamihan ay pag ang cause mo ay paglindol na ang dagat mo ay at the center. So ano ba yung tsunami at saka hindi tsunami? Yung tidal waves po ay hindi po siya pareha sa tsunami. So tidal waves, ito yung gravitational attraction. Kung low tide, high tide, ito po yung sa gravitational ng moon, sa sun, sa mga planets natin. So, pinapakita lang po dito na pag tidal waves, umiikot lang po yung tubig galing sa gitna, papunta siya ng shoreline, babalik na lang po siya sa gitna, iikot-iikot na po siya ng tsunami. While tsunami naman, malakas na lindol
Nag-water recede, then mag-overflow na po yung tubig. Yan po yung tsunami. So waves due to strong wind surf and storm surges are not tsunami. So kasama po sila dito. So storm surge, naranasan natin to, yung sa, nakita natin to sa TV kasi hindi natin naranasan. Sa Yolanda, diba? So sa Samar, Leyte provinces, hindi kasi asabat sabi nila, tsunami, e walang lindol. So yung tawag pala doon ay storm surge. Hindi po siya tsunami. So tsunami pag ang lindol. So pa dalawang klase na paglindol, anong tsunami. We have the local and the distant na mga lindol. Pag local tsunami, yung source mo ay trend sa ka-fault sa Pilipinas. So yung lead time na bago darating yung tubig sa shoreline is 2 to 20 minutes. So hindi naman hindi naaabot yung announcement from FIBOS. So ang sinasabi na we have the community-based early warning system na mechanism na mangyayari. So one, strong earthquake na to the extent na di mo kayang tumayo. Tapos nag-water recede. Ibig sabihin, bumaba yung tubig, pumunta sa gitna. So dilipod siya sabi na, ma'am, nihubas ang dagat. Dipod na mahubas ang dagat. So nius-us ragid ang tubig sa dagat after the strong shaking. Kasunod siya na nice sound. So yung sound na yun, magsisignify na napaparating na po yung tsunami waves mo. While distant, original Trans-Pacific na tsunami, ito yung ang source mo naman ay pwedeng trench or fault sa Pilipinas and other from other countries. You have Japan, Hawaii, and Chile. So yung arrival naman, yung lead time is 1 to 24 hours. So ito, pwede pa magbigay ng warning ang FIBO, saka yung Office of the Civil Defense or NDRRMC na may parating na tsunami from other countries kasi may malaking lindol na nangyari doon. But, pag local tsunami, wala na po. Huwag na po kayo mag-antay, lalo na po yung nakatira along coastal barangays. Yun na po yung tandaan ninyo pag nakita yung dagat, malakas sa lindol, nag-water recede, then run for your life. At sana ba yung hasil lang po natapos ng lindol, wala na po kasi may tubig pa po tayong hinaharap. High fatality hazard kasi nga may tubig, pwede malunod. An impact can be global crossing political boundaries. So wala pa siyang passport. Pwede siyang tumawid from one country to the other. So, in Japan, that's sa Japan. At ito na ba yung sa Banda Aceh sa Indonesia? Mas nauna po ito, 2004, December 26. Ito po yung Banda Aceh before. Ito po yung after ng malakas na pag-init doon at nagkaroon ng tsunami. At ito po yung mga distant na nangyari from one country to the other. Ito na po yung mga patay. Nakasama po sila sa nadala po ng tubig. At estimated po na naman at that time is 250,000 people kasi nag-cross po siya umabot sa kabilang side ng Indonesia, from India, Maldives, yung mga areas na yun. So, tsunami impact. A movement of heavy objects and impact to structures. Pwede niyang buhatin yung katulad nito, barko. At saka yung bus, inangat na po niya. So, yan po yung mga impact po ng tsunami. Then, ito din, sa Sumatra. So, natural signs for an impending local tsunami. Yun na po, strong shaking. Paulit-ulit na po tayo dito kasi pala ito na po yung ma-inculcate. Okay, tama, makakasurvive na po tayo. Lalo na po yung nakatira sa malapit sa dalampasitan. So, shake, drop, ibig sabihin nag-water recede o nausos ng tubig. Ang kasunod yun is roar or drop sound from the coming tsunami.
The non-structural countermeasures na ginagawa habang daw wala pang tsunami na parating, magtanim na daw tayo ng mangroves. Kaya hindi naman natin kaya daw magdawa ng tsunami wall na katulad sa Japan. So ito lang po yung kaya natin gawin for a while, at least mapaliit man lang yung tsunami height, yung wave height. Kasi nakita ni doong sa Indonesia na lindol, yung most ito ay nakasurvive dahil na marami itong puno dito. Kasi dito na yung dagat nila. So nakasurvive siya dahil sa mga puno sa palibot. So yan po yung tipa. So yan, may mga mangroves na katulad ng Bohol. So sa atin kasi dito, pag laki na ng mangroves, pinuputol at ginagawa na po siya uling na po yung masaklak. So yung tsunami hazard ng Sarangani Bay, ito na po tayo. So lahat po yung nakapula, ibig sabihin hanggang po doon yung inundation. Saan po yung aabuti ng tubig? So ito yung maitom area, Kiamba, Maasim, din sa Alabel area, Jensan area, Malapatan, Glan. So ito yan. So yan po yan. May mga height na po yan. Tapos ang kahapon na tanong is, aabutin ba yung Jensan area? Pag andito po kasi yung ating source, we have the Cotabato Trench. Yan. Pag gumala po, nasa harapan po natin, saan po pupunta yung tubig? Automatic papasok. Hindi naman po siya papunta sa gitna. So automatic po, papasok siya. Mas mataas po yung wave height niya kasi naka-engulf po tayo. Mabilis ang takbo ng tubig sa gitna. Pag maliit na yung bunganga, para siyang mag-stampit na mabagal yung harapan, ang mangyayari, maging mas mataas yung wave height mo. Ayan, papasok sa area. And then the second hazard is fire. So, alam na natin yan. So, we have two active volcanoes din sa ating area, sumayaman ng South Cotabato. We have Matutum and Parker volcano. They are both classified as active volcano. Last eruption ng Parker is 1641 or the late Jolon. So, pag okay na wala ng pandemya, mag-trekking na kayo sa Parker kasi nga at least makikita niyo pa yung beauty niya kasi pag pumutok na siya, hindi na yung katulad ng ganyan kaganda. So, wala pa pong hindi pa na alam kung anong kalalim to kasi nung 1995 na nag-breach ang bunganga niya to kasi pinasabog nila yung parang lagusan ng tubig palabas, ang binaba niya lang po ay 10 meters height. So ito pa rin yung natitira. So hindi pa rin, denied po siya, hindi nakita ko anong kalalim kasi nga ito po yung crater ng Parker Volcano, yung bunganga, the Lake Jolon, sinasabi. So, and then the Matuto is 1911 na po yung last eruption niya. So, maganda pa rin siya. At kung hindi pa kaya nakakita ng lahar, bakit may ang Jensen? Dahil po sa lahar deposits ng dalawang eruption ng dalawang bulkan. Yung nasa Silway Bridge, yun yung mga buhangin na dyan. Yan po yung product po ng dalawang eruption na lahar po ang tawag sa kanila. So, volcanic hazards, we have ashes. Ashfall, lava flow, yung naglalaba, lava flow lang is dalama yun. Hindi po yung Parker sa Kamatutong, nagpa-pyroclastic flow lang po ilalabas nila yung mainit na tubig at saka may buhangin at saka lahar. So, pag luwabas po yung mga buhangin, ang mangyayari mga kabahayan, pwede niya ilubog sa nangyari din sa kinatubig. So, ito po yung hazard map ng Parker Volcano. Ito yung mga areas na tatamaan ng pyroclastic flows. And ito yung lahar deposits. So, Jensen, mga low-lying areas, mga ilog muna yung pupunoy niya ng lahar hanggang abutin yung mga kabahayan. So, dito naman sa taas, sa South Cotabato, ito yung Sentrala, Banga, ito yung mga low-lying areas, pupunoyin niya muna ng buhangin galing sa buhangin. Yan sa Matutong area, ito na po yung pyroclastic flows, mataas pa naman siya. So, dito yung mga pyroclastic flows. May sa kabilang side dito, may mga kabahayan na dyan sa Metupi area. Yan, ito yung mga lahar. So, abutin ng lahar deposits. So, ito yung Sarangani Bay. So, Lagao areas. So, sa Jensen. Aabutan pa rin ng lahar. So, pag-umutin siya. So, visual, another signs of volcanic unrest. Ang pinaka-prominent yun ay pag namatay na po yung mga puno. Ito yung Canlaon Volcano. So, active masyado yung Canlaon kaya wala po siyang mga puno nakataas, nakatirik sa taas. So, sa atin, puno pa naman yung Matutong sa Kaparker, di sabihin, wala pa sila pinapag-design na ang pag-i-erupt po yung dalawang vulkan natin. Another sign is felt earthquake. Pag ito, nare-record ka na may mga instrumento po tayo nilalagay sa dalawang vulkan. We have sa Landan, ang Sipit, sa may area ng Maasim, and Tibuli, meron din tayo sa Surala, meron din tayo sa may Landan area,
Alnamang area, doon po yung trans, doon po yung sensor nilagay ko namin sa may gitna niya para at least alam namin kung may nagre-record ba kaming mga volcanic earthquakes. So far, hanggang ngayon wala pa naman siyang nagre-record na volcanic earthquake. And then may mga rockfalls, yung paghulog na ng mga bato-bato. And drying vegetation na sinasabi. Then unusual behavior of animals. Bababa na po yung mga wild animals sa taas dahil po mainit na po siya doon. Then may rumbling sound. Yan, rumbling sound, then may steaming na, uusok na po siya, ibig sabihin mainit na. Then may amoy na po yung mga sulfur stink, lalo na po doon sa may mga hot springs natin. And drying of wells, mawawalan po ng tubig yung mga hot springs natin. Okay? So yun po yung hazard ng Lindol volcanic eruption. So earthquake cannot be predicted, ano ba yung pwedeng gawin natin? So ito na lang yung pwedeng gawin. So sinasabi lang din na preparedness is the only way we can combat natural disaster. Kung may kaalaman man tayo, kahit man saan tayo lagay, alam natin ano yung pwede natin gawin para mas safe yung ating mga sarili, ating mga pamilya. So what we expect daw pag may lindol? So automatic minsan pag malakas, di ba? Ngayon alam na ng taga Socoteco, pinapatay na nila kagad para hindi magkaroon ng secondary hazard na sunod. So interruption of electric supply, communication, pag tinamaan yung mga towers natin, at water supply na nangyari sa Kidapawan, kung maalala niyo pa, nawalan po sila ng tubig ilang weeks kasi nga nasira yung daanan ng mga daluyan ng mga tubig. So before, kailangan din mag-planning. So earthquake hazard, alamin natin ang mga hazards sa lindol sa area natin. Then follow structural design and engineering practices sa ating mga kabahayan, pagtayo man ng building at saan itatayo yung mga building. Then evaluate mo yung kaya ba ng building mo yung pag umugas yan ng intensity 7 or intensity 8 para nakatayo pa yung bahay or yung mga buildings, lalo na sa mga buildings sa Jensen. So prepare your place of work and residence for the event. So marami na ito. Alam ko kahit nakapikit kayo, alam yun yung ginagawa nyo. Strap heavy furniture to walls to prevent sliding or toppling. So pinaka-basic na, lalo na sa mga kwarto, lalo na pag hindi pa po built-in yung mga cabinets natin. Hindi lang po cabinets, yung mga, ngayon, yung mga LED natin ng mga TV. Minsan po naka-display lang po siya, nakalagay siya sa table na maliit. So minsan, pag umuga po yan, pwede siyang ma-topple down. So ang mangyayari, masasayang naman po yung pinaghirapan natin. So gandahan lang po yung pagkakatali o pagkaklamp para at least pag lumindol man, hindi ka tatakbo ka agad para hawakan yung TV mo para so-survive siya sa lindol. Okay. Then store breakable items, harmful chemicals, and flammable materials in lowermost shelves and secure firmly. Sa ating kasi, sa mga kabahayan, sa mga nauna, nasa taas ilalagay yung mga chemicals na to. Pero ang problema, pag malakas yun doon, pwede ihuhulog. So, kakalat na yun. Pero pag nasa baba siya, pwede siya matumba. Pag sealed naman, hindi siya mababasag. Kaya yun ang purpose. Then turn off gas tank when not in use. Lalo na po tayo, nagtatrabaho, naiwan po yung bahay. Kailangan po naka-off yung ating LPG kasi pwede siya mag-cause ng sunog. Then, check stability of hanging objects. Mga chandeliers natin na nakalagay, mga ceiling fan. From time to time, kailangan natin i-check kasi minsan pakinakalawa na yung mga screw, kailangan natin i-re-screw ulit o kailangan bilihan ng bagong screw. Kasi pag lumindol, lalo na pag gabi, nanonood ka ng TV, ayun, nahulugan ka ng ceiling fan. Then before, locate exit routes, alarms, and communication facilities. So, yun. Sa mga opisina. After the mga sakuna na nangyayari. And then, paggamit ko ng fire extinguisher. Alam natin paano ito yung ginagamit. So, sa mga drills, hasang-hasana po kayo sa mga drills. Alam ko yan. So, have survival kits at saka emergency. Ito yung survival kits, kasama po yung first aid kits. Yung first aid kits, ito yung mga gamot natin. Gamot sa high blood, gamot sa stress. Ngayon, na-experience lahat ng tao, stress, nakatabi, baka may COVID na siya. Yeah. So, emergency supplies, kasama po doon yung pagkain. So, kasi pag pumunta ka sa evacuation, hindi ka agad makakapunta yung DSWD o sino ba yung agency concerned. Kasi nga uunahin mo muna yung pamilya mo to survive. Check mo muna sila kung safe sila bago ako magsiservisyo sa inyo. So at least may tubig kayo. Kasi pag malalaking tao, kaya mag-survive isa o dalawang araw na walang ibang pagkain ni tubig lang. So okay na yun. May tubig, yung pinaka-importante, dilata, biscuit, yung iba naman sabi, ma'am, paano naman? Kasi minsan na-expire na. Sabi,
check nyo naman, then palitan kainin nyo na, then palitan ng bago. Ay mga dilata, then palitan lang. Kasi in case of emergency, kasi hindi naman natin alam. Kung alam lang, huwag man tayo magawa ng survival kits. Problema, katulad ng paglindol, o kulay yung pagbagyo, di ba? Kasi nakikita na ng pag-asa sa andaraan yung bagyo. So, sa lindol, hanggang ngayon po, di wala pa rin nakaka-discover, ano pa yung pwedeng paraan na pag naman makita na natin yung parating na paglindol. Then, conduct and participate in regular earthquake drills. Ang nangyayon naman dito, lalo na pag-empleyado, nakikita namin, ayaw na ayaw nila kasi maiinitan sila. So, pasensyahan na lang po tayo. Kasi po iniisip po ng company ay para sa kabutihan niya at para sa kaligtasan in case po magkaroon ng mga disaster. Kasi baka sasabihin na iba, wala naman kami nangyari nila sa amin. Prepare kami. So karamihan ng mga company, nagkakandak na po ng mga drills. So tiis-tiis lang po para in case po na mangyari, alam niyo na po yung gagawin. Kasi minsan may iba, hindi alam po saan yung evacuation area nila. Then ito yung good practices and safe zones. So sabi swing outdoors. Swing outdoors dapat yun kasi pag nilabas, nasa loob kayo, itutulak mo na yung pinto, labas na po kayo ng opisina. While pag, yeah, pag swing in, mahihirapan na po kayo kasi andun na kayo, saksak na po kayo sa may malabi sa pinto, hindi mabubuksan kasi andun na kayo lahat. So swing outdoors, diretso na. Then wide corridors, yung mga daanan, medyo malalaki. Problema dito, karamihan ng mga schools. Maliliit po yung mga daanan nila, may mga bulaklak pa. So, doon kami nagkakaproblema sa DepEd. So, wide open space for evacuation. Wala tayong problema sa company niyo. Laki-laki ng mga evacuation area niyo. Pero yung mga areas, lalo sa schools, wala sila evacuation. Ang evacuation area nila, nasa mga daanan. So, yung mga anak natin, mabuti na lang ngayon at nasa work from home tayo, nasa bahay lang sila, gawa ng module. Then, emergency exits, maliwanag sa andaraan at saka yung public alarm system. Malakas yung tunog na naririnig ng lahat. Yung potential hazard po, yung potential hazard and danger zones, ito yung mga cabinets ninyo sa opisina, tingnan po ninyo, baka pwede kayong matabunan in case umugas sa intensity, o kaya mga glass walls ninyo ngayon, mga glass doors, lagyan po na siya ng blinds or cortina para pag nag-shutter na po siya, diretso lang po sa baba, hindi diretso sa inyo. Pinaka-basic sinasabi namin na yung ilalim ng table nyo. Di ba may open space dyan? Ang problema, marami na tayong mga tables na puno na ng documents to the extent na maglaki naman kayo ng lugar para sa sarili nyo in case. Lalo na pag nasa medyo mataas kayo, nasa second or third floor, hindi ka agad nakakalabas. So, gagawin mo, you have to duck cover and hold talaga. So, pag wala ka ng area, nai-save yung ulo mo man lang o yung katawan mo para pagkatapusan nila, buhay ka pa rin. Yun yung purpose ng duck cover and hold. Then, glass window panes and walls that could break, hanging flower pots and ceiling fans, and heavy picture frames, then dapat nakasealed po siya. So, during an earthquake, stay calm. Hindi ko alam kung calm pa rin ba, kung naka-intensity 7 or intensity 8 tayo, or intensity 6 na naranasan natin last year. Para exercise na yun sa atin yung last year. Na ito na yung intensity 6. Pag nasa bahay, pwedeng lumabas lang muna ng bahay para safe. Pero pag nasa mall, ako inabutan kami ng December 15. That is intensity 6, third floor sa KCC ako. Kasama ko yung mga anak kong maliliit. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Nasa tawag nito. Kitchenwares kami. So lahat nakikita ko glass. Saan ko ba sila dadalhin? Kasi sabi ko, pupuntahan ko lang sa may poste. Kasi malalaki yung poste ng KCC kasi third floor. Ang problema ko naman, doon yung mga display nila ng pitcher, yung mga baso babasagin. Sabi ko, saan ko ba sila dadalhin? Buti na mabilis naman yung lindol. So wala, tumayo lang kami kung saan kami, din inantay lang namin matapos yung lindol. At ang bilis naman ng response ng mga empleyado, sila na yung nag-guide na dito po ma'am ang emergency exit, dahan-dahan po, senior citizen, mga bata po, mga ganun. So, yun. So, parang minalearn na sila kasi nag-collector na din sila sa amin. So, if you're inside structurally sound building, stay there, sinasabi natin. Kasi kahapon may nagtanong, mas ano ba nang mas mabuti kung nasa first floor lang siya? Lalabas ba o magda-duck cover and hold? O sa akin, pwede akong lalabas. Pero pag nasa second, third floor, nasa fifth floor ka, so you have to stay duck cover and hold. Pumunta ka sa mga safe areas kung malapit sa may poste ng building. So may pinto. Kasi ito po yung mga strong points na mga ng structure. Okay, sa ilalim ng table mo. Okay. Then, yan, stay alert, open your eyes daw para makita mo kung ano yung pwedeng mahulog sa iyo. So, ito yung pinaginagawa ng mga bata. Then,
open door for exit kasi minsan yung may kung sino po yung may table na malapit po sa door, paki-open na lang po kasi pag minsan malakas po nagkakaroon po ng cracks in between ng mga walls, hindi na po mabubuksan yung door nyo. So kailan yung sisirain or babasagin nyo pa. So yung pinakamalapit na po na nakaupo doon sa may door, siya na po talaga automatic in charge. Tumayo ka na po doon sa may pinto. Mga problema lang pag glass lahat. Kasi nai-imagine ko yung main office ng RD, talagang glass. So open mo lang, hindi pumunta ka ng balik sa table mo to dock cover and hold. So stay away from glass windows, shelves, and cabinets. Then, so ito po yung steps ngayon na dinagdag po natin na pag may yung panahon, sana wag naman kung ganun. Masbate na po, naghirap po yung masbate dahil sa COVID, mahirapan po tayo, mag-evacuate sila sa bawat pamilya. So, maintain na po yung 1 meter distancing daw sa evacuation. So, sa mga areas ninyo, talagang mahirap, talagang challenge talaga yung pandemic sa atin, pero wala tayong magagawa. In case na may mangyaring ganito, ang karoon ng malakas ng window, alam nyo na, huwag muna tatabi-tabi. So, if outside, move to an open area. Stay away from power trees, power lines, and concrete structure. Why? Yung poste ng kuryente, pwede kasi siya matumba. Intensity 6 sa Jensen, maraming poste ng kuryente na tumba. At ma-uproot yung mga puno ng kahoy minsan. So, open space po talaga yung sinasabi namin. Yun na, sa mga drills nyo, nagagalit yung iba kasi nga pinapapunta sa office. Yung mainit, gusto nila doon sa puno. So, pinag-practice natin yun na nag-practice kayo na doon kasi sa ilalim ng puno at na-approach siya, kasalanan pa namin kasi yun ang tinuro. So, yun din yung problema namin. Then, pag mga steep slopes, katulad nito, na mga bulubundukin, yan, nagkakaroon po siya ng landslide. Then, pag malapit sa dagat, pwede magkaroon ng tsunami. So, alam niyo naman, pag lumindol, malakas na lindol, to the extent hindi mo kayong tumayo at na malapit ka sa dagat, pumunta, tumakbo na muna sa medyo mataas na area. Then after the earthquake, be prepared for aftershock. Pag malakas yung lindol, aftershock is expected. Minsan po hanggang isang taon po yung mga aftershock na recorded at may marami pang paisa-isa po mga fail. So know the evacuation route and take fastest and safest way out. Mabilisan po tayo kasi nga baka may nakabitin na po diyan ng tanggalanan ng screw yung ceiling fan mo at babagal-bagal pa nagkaroon po ng aftershock, nahulog po, tinamaan po. Yun po yung sinasabi. So, katulad po ulit, ito yon. So, 1 meter distancing pa rin daw sa physical. So, if you need to evacuate or leave a message kung saan kayo pupunta or kayong mga katulong natin sa bahay kung meron man at totally sira yung bahay, saan ba sila pupuntahan? At hindi na po lahat tayo pupunta sa brigada, dapat magpa-brigada kung saan natin hahanapin yung member ng family. At bring your survival kit, yung tubig, yung pagkain natin, yung first aid kit natin, yung radio daw natin, yung flashlight, kasi nga minsan wala pa talagang kuryente. Okay, hanggang dun lang po ako. Sana po may natutunan po kayo na pwede nating magamit in case po magkaroon ng ganito mga sakit na sa atin. Sir Arvin? Alright ma'am, thank you so much. Okay, so I hope na we absorb everything, you know, kung ano man yung mga na-share ni Ma'am Nane regarding dun sa our response whenever we have this kind of disaster, especially here in Jensan, malapit tayo sa dagat. All right, so now is the time for us to entertain questions from our participants. Okay, so kindly type your questions sa ating chat box. O baka may gustong personal na magtanong. Yes, you can open your microphone now kung may access kayo sa microphone ng inyong mga units. Sa video, para makita naman namin. Sir. Yes po. Sige, go ahead. Any questions, especially doon sa team natin sa RDFI? Marami yan sila, ma'am. Nasa isang room lang sila. Pwede mo makita ang video ng RDFI? I-stop niyo po yung sharing, ma'am, para ano po natin. Okay. Ma-highlight natin yung mga participants. Yeah. Okay. RDFI, paki-open ng cam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila.
ano na mag-open. Ito din sa PBCC, marami din sila. Isang team pala sila. Yes. Discuss po ng instrument we installed. Ah, okay, ito na yun. Kahapon ganito din. Okay, sir, ito yung instrument na nilagay right namin sa yard. Meron pala kayong instruments sa labat pala sa RD Corp na nagbigay po ng daan para mailagay po yan. Yung sea level, yung tawag siya. That's for monitoring yung water level po pag nagkaroon po ng malakas na nido na pwede mag-cause ng tsunami. So, yung nasa dagat po na nakalagay, yun po yung nag-detect ng up-down po ano yung height ng water level. Tapos yung malapit sa may guardhouse, siya yung po nagre-record. Tapos tinatransmit po niya sa central office. So, ganun po yung trabaho po niya. Water, yung instrument na nakalagay. Sea level monitoring po yung tawag sa kanya. For a tsunami. So, 20. No, ilang kaya yun? So, estimated participants po ngayon, sir. Mga 30, 40? Estimated participants po ngayon, ma'am, nasa 20, nasa mga close to 60 rin po tayo. Ay, ganun ba? Yes, ma'am. Kailangan ko din yung numbers ng participants kasi ilan na yung nakikita. Pa-discuss po if there is possibility of tsunami. Aba, sinabi ko na kanina, di ba? Pag may dagat, sir, talaga kasi nga meron tayong natawag nito. We have the Cotabato Trench na yung sa may open area dyan, sa may open ng palimbang. Yan po yung ating Cotabato Trench. Sabi yung nag-generate ng 2002 na nagkaroon po ng tsunami. So, maswerte at medyo maliit yung lindol. At nag sa may palimbang area, nag-cause lang po siya ng 3 meters yung height at saka wala namang damage. So, pwede siya. Sinasabi ko kanina na mas maliit, may bunga naka-funnel tayo. So, mas mataas po yung wave height mo. Kayo yung mapa ng Sarangalibi na pinakita mo kanina, may mga pula-pula, yun po yung inundation. Ito yun po yung aabutin ng tubig pag nagkaroon po ng tsunami sa Sarangalibi. This webinar na meron tayo ngayon, already considered as the face-to-face orientation by PBOX. We all understand naman na one of the requirements, especially if we will renew our business permit, Ma'am Nani will be providing us a certificate na we have conducted this webinar. So good also na aside from the company, she will also provide certificates for each one of us na nandito sa webinar ngayon. So, yan. Ito yung may tanong, sir. Is there any advance notice of possible earthquake? Sir, sorry po talaga. Earthquake ka na protected ka po. So, hindi pa wala po tayong instrument pa po na makapag-predict ng pag-predict. Oo. Negative po yung earthquake, pero yung tsunami, ma'am, ano, if there is a chance na magka-tsunami, meron tayong notice na... Yes, may lindol. Ito yung indicator mo. Lindol na malakas. Ang kasunod po niyan, sinasabi sa historical event natin, that's 2 to 5 minutes dumating na po yung tsunami waves. So pag nakaramdam kayo ng lindol na nandun kayo sa shore, kunwari nagtatrabaho kayo na malapit sa dagat, malakas na lindol, to the extent din kayo tumayo, pagkatapos po ng lindol, na pwede na kayo tumayo, tumakbo na sa mataas na area. So, kahapon, ma'am, na-raise itong question na ito. Yung regarding po sa the big one, ma'am, pwede mo bang ma-share konti about that? Ito yung big one na sinasabi na naging nagbigay ng minsan natatakot yung iba. The Valley Fault System na nasa Metro Manila na pwede mag-generate po ng 7.2 magnitude. So sinasabi, according sa study, na hinog na po siya at pwede na siyang gumalaw anytime. So ang ginagawa, kailangan i-ready muna po yung mga tao sa Metro Manila, ilan ba yung population ng Metro Manila. So medyo malaki siya. So in case na gumalaw siya, so hahatiin po daw sila sa apat na quadrant kasi nga minsan baka bibigyan na yung mga bridges kasi matatanda yung mga bridges natin. So yan sila pwedeng tumawin. So hahatiin sa apat na quadrant at ang mga contribution po ng mga ibang regions. Tayo yung tutulong sa kanila. Yun yung mangyayari. So based sa REDAS na simulation na sinasabi ng FIBOX na automatic pagkatapos ng lindol, automatic mamamatay na 34,000 people. So based po sa estimate po ng REDAS na instrument natin. Na software. Pag nagka-tsunami ba dito sa Jansan, mga ilang feet kaya kalalim yung ano? Based sa simulation, umabot, maliit na lang po sir, it is on Jansan kasi low-lying areas, 45 meters at yung height. 45 meters, so ilang feet po yun? Meters po tayo, 4 to 5. So metrohin na lang natin. so malalim pa rin.
Ganun po. So, depende po. Pag malaki po yung magnitude, talagang mas malaki po yung height ng tsunami. Possible ba daw na magkaroon ng tsunami dito sa Soxargen area? Yes po. Yes po. Na kasi may dagat nga po tayo. May source po tayo na local, that is the Cotabato Trench. Hindi ang tanong ni Sir Alan, makakapagbigay ba alam ng nasa Macquarie Wharf kung may tsunami kami sila? Kung may tsunami kasi sila yung malapit. Hindi pa rin sir, kasi sa amin pa rin yung galing yung information. Nasa Vbox pa rin kasi pag nakikita namin kung saan ba yung epicenter ng video. Mm-hmm. So galing pa rin sa Vbox po yung info na mapupunta sa Macquarie. Mm-hmm. Regarding your office, ma'am, sa Jensa, sa MSU na ba talaga yung location yung office ninyo? Yes po. Ito sa isang satellite station po siya ng Vbox. So sa Mindanao, marami-rami po tayo. We have Jensan, then Davao. Yung Davao is the cluster center po natin. Cluster center po, ibig sabihin na yung ano po itsura ng central office na monitoring, makikita po natin sa Davao kasi ito siya po yung magiging backup. Backup in case ano mangyari sa central office, kami po yung magpo-process ng data ng Vbox. So, tapos na din yung building namin after how many years na renovation, nagawa na po siya. So, kami yung iikot ng mga tao sa Mindanao, magju-duty kami sa Davao for the monitoring. So, we have Davao, then Kidapawan, Cotabato, Surigao, Bisling. Yan yung mga stations natin. Yan, Cagayan de Oro, Zamboanga City, then we have Camiguin Volcano Observatory. May question dito, ma'am, regarding sa shock. Yan, okay. Galing na, sir. Alam niya yung foreshock, main shock, at saka aftershock. So, foreshock, sir, sinasabi natin, minsan kasi may maliliit na lindol. Nakaka-record kami ng lindol na recorded by the instrument na. Minsan naman, nakaka-felt, bakit kaya may panakanaka na intensity 2, intensity 3, ganon. Then after that, pagbibigyan ng medyo mas malakas na magnitude, yun po yung main shock. Then after ng malaking main shock mo, ang kasunod po ay bababa na yung mga magnitude, that is the aftershock. So minsan may mga foreshock talaga. So minsan pinag-aaralan na namin yung sinasabi na, bakit kaya ito, malaki, may mga lindol tayo dito palagi. So babantayan na namin. Kasi baka bibigay siya ng mas malaki. So hanggang doon din lang makaya namin. It is safe to escape toward the sea during tsunami event. Pag nasa gitna ka na, pag nasa dagat ka na siguro, sir, papunta, huwag ka na pumunta sa shoreline. Pero pag nasa shoreline ka, hindi siya safe kasi sasalubungin mo yung wave na matataas. Pero yung pag nasa barko ka o sa bangka na sa gitna na, kapunta ka na rin sa gitna, papunta ka na doon, huwag ka papunta sa shoreline. Pag nasa shoreline ka, ma'am, kung pumunta kayo sa mataas na area, ma'am, huwag tayo papunta sa dagat, lalo. So, ngayon pa lang, mag-isip na kayo saan ba yung area na medyo mataas sa lugar nila pag nasa shoreline. Kasi karamihan naman is that around the area nito, agad niya is bundok. So, mabilis lang tayo makakahanap kagad ng medyo mataas na area na pagpupuntahan natin in case may malakas na lindol at pwede mag-cross ng tsunami. Salamat sa mga tanong. Using boats, ma'am. Dapat talaga si sir o si ma'am ba to? Sir, pag ganito yan, pag nasa shoreline ka, papunta ka ng, nakita niyo kanina yung, kung nakita niyo kanina yung Japan na video, pag kaya mo, kaya niyang sagupain po siguro yung wave, pwede naman, sir. Yun, talagang fancy, sir. Pag malaki siguro yung barko, pwede siya. Pero pag alanganin na medyo mas mataas pa po yung wave height, sir, baka alanganin po na papunta kayo sa gitna. Ito, meron po ba tayong evacuation area sa Jensan? Evacuation area? Sa ano po yan? Liwanagin mo, sir. Anong klaseng evacuation? Sa tsunami or sa lahat ng disaster? Lahat ng disaster. Ma'am, meron na po tayo sa may Baloan area. Meron na tayong evacuation center po dyan. Nakawala na po ng Office of the Civil Defense. Yun po yung may building talaga siya na evacuation center. So, mabago po yung gawa. Ginagawa itong facility ngayon for isolation. Alright, ma'am. Sige, sir. Okay na po. Sige, I think that ends our Q&A. So, I would like to remind everyone again, don't forget to fill in our surveys, yung ating evaluation for this webinar. Again, I would like to say thank you to everyone who have attended this webinar, especially to our speaker, Ma'am Nani Danlag. We look forward for another webinar
especially relating to disasters, no? Marami tayong iba't-ibang klaseng disasters, and looking forward na maging speaker ka po ulit namin, ma'am. Ma'am, once again, we would like to express our gratitude for being our speaker for this afternoon. So I'll be preparing the certificates and I'll forward it to you for your signature once ready. Now, for the participants, make sure that you inform your HR or your PMD heads, because I'll be depending on the names forwarded to me by your PMD heads, and at the same time, if there's a support document, which is the survey form. So pag wala po tayong survey form, hindi po tayo magpo-provide ng certificates. Again, thank you so much, everyone. Before we end, kindly open your camera. Let's have a group picture muna. Alright, sige, paki-open ko yung cam. Yung may cam, paki-open. Ayan lang, dami nila. Oh. Hello po. Yun, dami nila. Isang cam lang sila. Oh. Dami naman. Hi! Hello po, Daan. Oh yeah, I told you, ma'am. Yun. Matabot po tayo ng almost 60 rin po today. Alright, ma'am. Sige. Okay, kasi kailangan po yung participant. Apo, smile po tayo for the picture. Kaya naka-face mask. Okay. Na-frame naman. All right, so let's end our session with a closing prayer. May I request Cessa to please lead our prayer? Hello? Yes, Cessa. Hello, sir. Away. Okay pa. And let us be aware of the holy presence of the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your presence with us this day. And thank you for the presence of our speaker. And we thank you for what has been accomplished in our webinar on earthquake preparedness. Let what we discussed here bear fruit in our lives and in other people's lives, O Lord God. We ask you to bless us throughout the remainder of the day. Bless our families, our friends, our colleagues, and may we continue to live out your word. In Jesus' name we pray, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. All right, thank you so much, everyone. Have a nice day. Stay safe. Bye-bye. I'm not it.